1911, nagkaroon ng sobrang lakas na lindol sa may dalampasigan ng Japan. 9.1 ang magnitude ng earthquake. Dahil sa lakas ng lindol, nag-generate ito ng isang tsunami na dumating sa Japan sa loob ng 30 minutes lang. Pasak ang maraming mga seawalls at maraming mga bahay at building ang nasira. Mahigit 18,000 na tao ang namatay. Buti na lang ay merong Pacific Tsunami Warning System, kundi baka mas malaki pa ang damage na nagawa ng tsunami. Bukod sa tsunami, ang isa pang masaklap nangyari dahil sa lindol ay na-disable ang tatlong nuclear reactor ng Japan na naging sanhi ng isang nuclear accident. Na-contaminate ng radiation ng ilang mga lugar sa Japan na malapit sa Fukushima Nuclear Power Plant. Ayon sa mga eksperto, magtatagal ng at least 30 to 40 years ang paglinis sa radiation na nasa Fukushima. Napakalaki ng damage na nagawa ng lindol sa Japan. Makikita na sa ilang mga bayan, halos wala ng structure na nakatayo. Bukod doon, hindi lang mga building ang nasira. 230,000 na sasakyan ay na-damage din o nawasak. Tinatayang aabot sa bilyong dolyar ang nasayang dahil sa lindol. Ayon sa National Police Agency ng Japan, 45,700 buildings daw ang nawasak at 144,300 naman ang na-damage. Sa mga na-damage na building ay ospital. Meron ding 11 na ospital na talagang nawasak. Ang mga kalsada at railway ay nasira rin. Pati ang isang dam ay nag-collapse. Dahil sa lindol, marami ring mga lugar ang nasunog. Ayon sa Prime Minister ng Japan noong panahong iyon, yun daw ang pinakamahirap na krisis na hinarap ng Japan pagkatapos ng World War II. Dahil sa lindol, nawalan ng kuryente at tubig ang milyon-milyong tao sa Japan. Malaking problema na mawalan ng kuryente dahil pagkatapos ng lindol ay biglang nag-snow sa ilang mga lugar, kaya kailangan nila ng heater.
Noong 2015, nagkaroon din sa Nepal ng isang napakalakas na lindol. Kahit magnitude 7 lang ang lindol, sobrang napinsala pa rin nito ang Nepal. Mahigit 9,000 ang namatay at 23,000 ang nasugatan. Mahigit 500,000 na bahay ang nawasak at 270,000 ang na-damage. Madalas magkaroon ng earthquake sa Nepal. Ang Himalayan mountain range ay nabuo dahil sa milyon-milyong taon ng paglilindol sa lugar. Ganun pa man, hindi madalas ang ganitong klase ng earthquake sa Nepal. Makikita sa video na to na talagang sobrang lakas ng lindol na naganap.